Nang mamatay si Joseph ay nanatili ang mga Israelita sa bayan ng Ehipto at dumami. Dahil dito, natakot ang hari na sila ay madaig kung kaya inalipin sila at iniutos na ipapatay ang lahat ng batang lalaki. Ha? Ang mga kawal! Nandito na sila! Shhh! Anak, huwag kang maingay ha! Itatakas kita! Anak, mahal ko, ingat ang kanawa ng Diyos at mapunta sa ligtas na lugar. Mahal na mahal kita. Samantala, habang ang prinsesa ay nasa tabing ilog. Ha? Isang napakagandang sanggol! Kawawa ka naman, siguro itinakas ka mula sa malupit kong ama. Hindi bale, ako na ang magiging nanay mo at tatawagin kitang Moses dahil kinuha kita mula sa tubig. At lumaki na isang makisig at gwapong prinsipe ng Ehipto si Moses. Subalit sa tuwing nakikita niya na sinasaktan ng mga Israelita, ay nakakaramdam siya ng galit hanggang sa... Kilos! Ang kukuban ninyo, mga tamad! Ah! Upo, upo! Itigil mo yan. Makakadating sa hari ang pakikialam mo. Wala akong pakialam. Ako ang harapin mo. Sila ay nagkasakitan. Hindi sinasadya ay napatay ni Moses ang kawal. Nalaman ng hari ang nangyari kung kaya't sa takot ni Moses ay tumakas siya at nagtungo sa malayong lugar. Matagal siyang nanirahan doon, nagkapamilya at naging pastol ng maraming hayop. Minsan, habang siya'y nagpapastol, nakakita siya ng isang halamang nag-aapoy ngunit di nasusunog. Nalaman niyang ito ay ang Diyos at nagwika sa kanya. Bumalik ka sa Ehipto at iligtas mo ang bayan mo. Opo, Panginoon. Pero, paano? Isama mo ang kapatid mong si Aaron at palayain niyo ang aking bayan. Dalin mo sila sa lupang pangako. Kung kaya nagtungo si Moses at Aaron sa hari ng Ehipto. Palayain mo ang aming bayan upang makapag-alay kami ng pagsamba sa aming Diyos. Hindi maaari! Itinaas ni Moses ang kanyang tungkod at inilapag sa Nilo. Ito ay naging dugo. Lahat ng tubig sa buong Ehipto ay naging dugo, maging ang mga nasa sisidlan sa bawat tahanan. Wala na silang mainom, maging ang mga isda ay nangamatay. Subalit patuloy na nagmatigas ang hari, kaya pinadala ng Panginoon ang salot ng mga palaka, sumunod ang mga kuto at mga langaw. Ngunit patuloy na nagmatigas ang hari ng Ehipto sa kabila ng pagdurusa ng kanyang bayan. Ah! Ano itong mga bukol sa katawan ko? Tulong! Ang mga alaga kong hayop! Namatay na lahat! Subalit, nagmatigas pa rin ang hari, kung kaya panibagong salot ang dumating. Pinaulan ng Panginoon ng bato sa buong Ehipto at nangamatay ang lahat ng tamaan. Nagdatingan ng mga balang at inubos ang lahat ng dahon at halaman. Matapos nito ay 3 araw na kadiliman at walang makita ang mga Ehipsyo, subalit ang mga Israelita ay may ilaw sa kanilang tahanan. Nagmakaawa ang mga Ehipsyo sa hari na palayain ang mga Israelita dahil sa hirap na kanilang dinadanas. Subalit nagmatigas pa rin ito. Hanggang sa dumating ang pinakamalupit na salot, ang pagkamatay ng lahat ng panganay ng mga Ehipsyo. Kasama sa namatay ang panganay na anak ng hari dahil sa matinding paghihinagpis. Umalis sa kayo lahat! Ikaw at ang buong bayan ninyo! Umalis sa kayo at huwag nang babalik pa! Kayo ang pumatay sa anak ko! Kayo ang dahilan ng paghihirap ng bayan ko! Tinipon ni Moses at ni Aaron ang lahat ng mga Israelita at walang iniwan na kahit ano. Nagsimula silang maglakbay patungo sa lupang pangako. Gabay nila ang haliging apoy sa gabi at makapal na ulap sa umaga. Hanggang sa wakas ay narating na nila ang dagat na pula. Subalit... Habulin ang mga halipin! Hindi sila maaaring umalis! Kailangan ko sila sa aking kaharian!
Sinugo niya ang kanyang mga kawal upang dakipin ang mga Israelita upang maging mga alipin. Nakita ni Moses sa mga paparating na mga kawal kung kaya... Huwag kayong matakot! Ngayon, makikita ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon! Itinaas ni Moses ang kanyang tungkod at iniunat sa dagat. Ito ay nahati. Tumawid ang mga Israelita sa gitna ng dagat na pula. Subalit patuloy pa ang paghabol ng mga kawal ng hari ng Ehipto sa kanila. Hanggang sa nakarating ang mga Israelita sa kabilang bahagi, madaling itinaas ni Moses ang kanyang tungkod at muling iniunat sa dagat. Ang un ay nagsama ng kasalukuyang nasa gitna pa ang mga kawal ng Ehipto. Unti-unti silang kinain ng alon at tuluyan ng nalunod. Matagumpay na nakatawid ang mga Israelita at hindi na kailanman magagambala pa ng mga kawal. Sa pamamagitan ng pagsunod ni Moses sa utos ng Diyos, ay sa wakas, malaya na ang bayan ng Panginoon mula sa pagkakaalipin. Ayan mga bata, nag-enjoy ba kayo sa napanood ninyo? Nakita niyo ba kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Moses? Simula nung bata pa siya, iningatan na siya ng Diyos. Dahil inihanda siya ng Diyos para sa dakilang layunin para sa Kanya. At sa pamamagitan ng kanyang buhay, nagpakita ang Diyos ng iba't ibang himala, katulad ng napanood natin. Nang ginamit ng Diyos ang buhay ni Moses, hinati niya ang dagat at nakatawid ang mga Israelita. Sa bawat isa sa atin, ang Diyos ay may nakalaang dakilang pagkagamit. Hindi lamang para sa sarili nating pangarap, kundi para sa mga taong mahal natin at para sa mga taong nakapaligid sa atin. Katulad na lamang ni Moses na ginamit ng Diyos para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Higit pa sa iniisip natin o higit pa sa mga superheroes na kilala natin, dahil pagdating sa Diyos, lahat ay kayang-kaya niyang gawin. Kaya, kapag pinili natin na sumunod sa Diyos, lahat ng imposibleng bagay ay kaya niyang gawin. Ayan mga bata ha, tandaan nyo, kayo ay tinalaga para sa mga dakilang bagay.